isa sa mga tinalakay natin sa ating klase ay kung paano tayo makakalikha ng iba't ibang kagamitang panturo bilang guro balang araw upang magiging malikhain kayo at magiging mapaghanap kayo ng mga bagay-bagay sa paligid niyo na kahit kumbaga nasa lugar kayo na walang mga pasilidad na maaari natin gagamitin ang iba't ibang mga bagay na nasa ating paligiran. Tulad ng ginawa ninyo, ipakita ninyo kung paano ninyo gagamitin ang mga bagay na simpleng mga bagay na nasa paligid natin upang magagamit ninyo bilang guro sa inyong pagtuturo bilang gamitang pampagturo. So ngayong hapon, isa ngayon sa ipapakita ninyo at magpapakitang turo kayo tungkol sa banghay aralin. Isa sa ating layunin ay makakalikha kayo ng banghay aralin gamit ang kagamitang pampagturo na inyong ginawa at ginamit niyo na pinakita ninyo sa klase natin noong nakaraang mga sessions ng ating klase. So, isa rin sa ating nais maabot ng klaseng ito, layunin natin, ay makabuo kayo ng isang banghay aralin gamit ang mga nalikom na kagamitan ninyo sa pagtuturo at magagamit ninyo ito sa inyong pagpapakitang turo mamaya. So, tignan natin mamaya kung anong uri ng banghay aralin na ginamit ninyo dito sa tatlo, di ba? May tatlong uri ng banghay, kabuo ng banghay aralin. Isa dito ay ang mga pagbigay. Ano yung mga nalaman ninyo ng mga banghay aralin? Sige, sinong may idea sa banghay aralin? Tulad halimbawa ng masusunod banghay ng pagtuturo. Anong idea ninyo tungkol dito? Masusing banghay ng pagtuturo. Ito ay isang banghay na dalas ginagamit niya ito sa pagpapakitang turo, diba? Kasi dito sa banghay ng pagtuturo na ito ay dalas ng mga bagong guro tulad ninyo, magiging bagong guro kayo balang araw. Madalas dito ang pinagagamit sa inyo dahil nandito lahat ang maayong gagawin sa loob ng klase. Ha? Mga layunin, magsaparalin, mga magamitan, pinapakita ninyo. Kahit yung pumamaraan ng pagtuturo, kahit yung isasagot ng mga estudyante, nilalagay mo din dyan sa masusing banghay ng pagtuturo. Ito yung detail. Di ba? Meron din kayo tinatawag na malamasusing banghay, semi-detail. Kumbaga, hindi lahat nilalagay sa loob. Ha? Ito higit na maikli kaysa masusing banghay ng pagtuturo. Masalit na mayroon pang bahagi ng gawain guro at gawain mag-aaral, dito wala na yan. Ha? Ang makikita lamang sa malasusing banghay, mga layunin, pagsakaralin, pamaraan, kasi papaano niyo ipapakita mamaya yung ano ninyo, yung papakita yung guro ninyo at yung evaluation ninyo ng buong leksyon. Kung ano ba ang nakuha ng mga bata, ano ba ang kinalabasan ng pagkatuto ng mga bata. So, nandiyan. Buhat ng attention, paglalahat ng aralin, pagpapaliwanag, paglalahat, at ang panghuli ninyo, kung may pagsasanay kayo, nagbibigay kayo, at bilang pagsasara, nagbibigay kayo ng evaluation sa inyong pagtuturo. Ang pangatlong uri ay mayroon tayong tinatawag na maikling banghay. Kaya tinatawag na maikling banghay, bakit? Bakit kasi tinatawag na maikling banghay? Maikling. Yes, maikling lang. Na? So, ano bang nilalaman ng maikling banghay? Ha? Sa banghay na ito, sapat nang bakitin kung ano pamamaraan ang gagamitin ng guro o di kaya ibanggitin ang nakba. Sa maikling pangungusap lang, hindi masyadong detalyado na. Hindi lang. Brief and concise. Tinatawag nila. So, sa maikling banghay, nandyan na yung gayunin,
sa kalagin at mga gawain sa pagtatuto ng mga bata. Sa pagbungad, ito yung pagtiyak sa isang tiyak ng problema o isyo o tatakmin nyo sa inyong pagtuturo. Nandiyan din yung paglilinaw, pag-iimbestiga, at pagsasara. Sa pagsasara, nandiyan maaaring magbibigay kayo ng lago, integration, paano nyo i-integrate yung paksa ninyo, no? Sa kasalukuyang ginagawa ninyo. Paglalapat at evaluation. So, itong tatlong banghay aralin, makikita natin mamaya kung ano-ano ang mga banghay aralin na ginagamit. So, mamaya, ipapaliwanag ninyo sa itong pagkita turo ninyo kung ano yung banghay aralin na inyong ginagamit. So, madala sa inyo, bago tayo magsisimula sa inyong pagpapakita ng turo, ano yung ginamit ninyo ng mga banghay aralin ayon sa tatlo? Sige. Sinong magpapaliwanag? Una, ano yung tinatala? Tawagin natin yung una mamaya magpapakita ng turo. Anong banghay aralin ang ginamit ninyo? Para mamaya. Sa tatlo, ano ang ginamit ninyo? Sige. Paliwanag, alin sa tatlo at bakit niyo nasabi na yan ang banghay, uri ng banghay aralin na ginamit ninyo? Sige. Press the center. Ginamit ko natin banghay, malamasusi. Malamasusing banghay, bakit? Hindi namin natin nalagay sa aming banghay aralin kung ano ang maaaring masagot ng mga bata. So, ang nakalagay lang ninyo ay yung pamamaraan. Layunin at paksang aralin. Okay, second to center. Yung iba? Sino pa? Ang sa inyo? Ang ginawa namin banghay aralin makikagulad din ng iba o kaya malasusing banghay sapagkat hindi din namin nilagay doon ang mga konting detalye pa at yung mga ang nilagay lang namin doon ay yung mga importante at yung flow ng lesson. So, halos lahat sa inyo ang ginamit ninyo ay malamasusing banghay kasi mas pinaiksi siya. Wala bang kumamit ng maiksi? Banghay aralin? Okay, so, malamasusi, kinalasan at may ginagamit. So, inaasahan ko na mamaya sa pagpapakita turo ninyo, makikita natin paano ninyo ginamit ang mga kagamitan panturo na nabikom ninyo doon sa inyong pagtuturo. Tignan natin kung gaano kayo pumalikhain bilang guro, lalo-lalo na kung ma-assign kayo sa mga lugar na walang teknolohiya o kung may teknolohiya man, ano yung gagamitin ninyo ng mga kagamitan. So, may flexible tayo, no? Bilang guro, ano, flexible kayo. Kung walang magagamit talaga na teknolohiya, kasi walang kuryente o ano pa man, meron ding alternatibo. Ha? Pero kung meron man na magagamit, kikimalikhain din kayo na may papakita ninyo na kaya ninyo gagamitin. So ngayon, tatawagin natin ang unang pagpapakitang turo ng unang Paris, kasi ang pagpapakita ng turo na ito ay Paris, ano? So, parang teaching kayo. So, tawagin natin ang unang Paris ng pagpapakita ng turo. So, magandang araw sa ating lahat. Bago natin simulan ang ating talakayin, ay nangyayahan po ang lahat na tumayo. Okay, maaari bang iupo ninyo ang inyong mga ulo? And let me pick up pieces of papers. Kasi parang masyado marumi yung classroom natin, ano? Okay, so inaanyayahan ko si Ginoong Miguel Satore na simulan na aking pananang presako. Para sa mga Katoliko, Sign of the Cross, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming salamat sa bagong araw ninyo. Sana ay gabayan mo kami sa anong magagawin namin sa araw na ito. Yun lang ako. Amen. Amen. Alright, so
ihanay ang inyong mga upuan. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Angel Huling at ang kasama ko ngayon ay si Sige mo, Adrian Gabales. At para sa atong ito ay tatalakayin namin sa inyo ang bago namin nalakayin. Pero bago muna yun, ay magbabalik-aral muna tayo sa ating nakaraang talakayin. Okay, so maaari ba kayong magbigay ng ano? Sino nga ba? Yung mga umigaw sa tour, maaari ka bang tumayo? Sige, magbabalik-aral naman. So, maaari ka bang magbigay ng isang pangungusap o isang word ng Cebuano, sa Cebuano? Kahit ano, isang salita, isang pangungusap sa Cebuano. Cebuano. Ikuwa. Nangitag lang. Gusto yan. Ma'am, ikuwa. Okay, very good. Nahusay. Pinipiling Joanne Manilo. Mari ka bang tumayo? Mari ka bang magbigay ng isang halimbawa ng word o pangungusap sa gay linggo? Hi, boy. Okay, maraming salamat. Binibining Angel Garcia, maaari ka bang tumayo? maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng isang pangungusap o isang salita sa ano? Sa Taglish naman. Taglish. Okay. Maraming salamat. So ngayon ay nais kong pangkatin ang klase sa limang grupo. So, kids, gentlemen, right? So magkakaroon tayo ng pares. Assuming na okay. Na grupo na. So anong gagawin? So assuming, no? Assuming na. Hindi na lang mo na sa subakan. So, sige. Bigay mo na lang. Action na. So ngayon ay ang nais kong gawin natin ay di ba may mga nakasulat dyan na formal at informal. May papakita ako sa inyo ang mga salita at nais kong tukuyin ninyo kung formal na ba ito at informal. Okay, ready na ba? Handa na ba lahat? Handa na. Kung handa na, kita ako. Thumbs up. Hindi pa handa yung iba. Alright, so okay. Nanay. Ano ba ito? Formal o di formal? Di formal. Hala, ito ay isang formal. Formal yung iyon. Nanay. Oo, nanay. Formal. Bakit di ba formal ang nanay? Hala, jejim. Sunod ay duto. Ano ba? Formal o di formal? Formal. Formal. Okay, formal. Next ay Yossi. Di formal. Very good. Napakagaling naman ng mga estudyante dito. Sunod ay ang pinatay. Okay, so proceed. So ngayon ay dumako naman tayo sa ating bagong talakayin sa hapon na ito. At bago namin tatalakayin sa inyo, ang aming talakayin ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang nais namin matamit para sa hapon na ito. So meron kami tatlong layunin sa hapon ito. Una ay ang natutukoy, ang kaibahan ng bawat uri ng antas ng wika. Pangalawa, nasusulat ang mga uri ng antas ng wika na ginamit sa isang awit ng bayan. At panghuli naman ay nakakatuwa ng diyalogo tungkol sa sariling karanasan sa pandemya gamit ang uri ng antas ng wika. So, ayon, batay na rin sa ating layunin, ano, ay makikita rin natin kung ano nga ba ang ating tatalakayin sa hapon ito. At ito ay ang antas ng wika. Sino nga ba sa inyo o mayroon nga ba sa inyo dito ang nakakalam kung ano ang ibig sabihin ng antas ng wika o ano yung kahalagan ng antas ng wika? Anyone? Any two? Any three? Anyone? Anyway. Assuming na alam nyo na. Sige, so kung paano na yun? So, okay. Assuming na alam nyo na kung ano yung kahalagan ng antas ng wika, ay lumako naman tayo sa mga uri ng antas ng wika.
kahulugan ng forma. Ang forma ay mga salitang pamantayan dahil ito ay sinikilala. Tinatanggap at ginagamit sa mga wika sa kapag-aral ng wika. Okay, maraming salamat. So, batay na nga rin sa sa description ng formal, ano? Na formal na uri ng atas ng wika, ito ay ang pamantayan o standard standard na uri ng wika. Dahil siya ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng mga nakaramihan na nakapag-aral ng wika. So, under o sa ilalim ng formal na atas ng wika ay meron tayong dalawang uri. Ito ay ang pambansa at maaaring ibang tumayo at masahin ang kulungan ng lalawin nito.
Pero may ganyan, meron kakaibang bigas sa tono, mga salitang kilala, at sa klamlamon ng buo, kalinagang bigas. So, lalim kanina ay nabubula mo ito sa lahat. Particular na kuo o lalawigan na lalawigan at nakakainisin lamang dito ay yung mga nakatira doon sa mga lugar na iyon. Ngayon, dumapag tayo sa mga halimbawa. Sa Tagalog ay malaki, sa Bicolano ay dakil, sa Cebuano ay dako, at sa Ilocano ay dakula. That's good. Ang mga halimbawa naman ay ina. Sa Bicolano ay ito ay nana, sa Cebuano ay ito ay iloy, sa Ilocano naman ito ay mamay. At ang pangatlong halimbawa ay ama. Sa Bicolano ay ito ay tata, sa Cebuano ay ito ay mamay, at sa Ilocano ay papay. Yung iloy na term ba? Di ba si Ilong Buya? Hindi ba? Diba? Ngayon na ako nakarinig na magamit yung Cebuano ng iloy. Madalas yung narinig kasi sa ano, Ilong Buya. Ang iloy. Ang iloy. At ang pangunin halimbawa ay kapatid. Sa Bicolano ay ito'y kapsat. Sa Cebuano ay utoy. Di ba ang utot, ilonggo din yan? Hindi yan si Buwano. Ilonggo yan, inigay na yun. Siguro, may ano lang yan. May... Saan na nakuha ang mga halimbawa na yan? Sa kwan lang, sa... Ha? Ayan. Ang daming pa doon kasi sa Google. Kaya, yan ang sabi ko sa inyo. Kapag nagtuturo kayo, balang araw, huwag kayong magdepende lamang basta sa Google, ha? Magsaliksik kayo ng talagang tulad ng ganyan ng mga salita, ha? Itong ganito ng mga salita, ganyan nyo ito. Marami. Iloy, amay, utol. Ito ay mga ilonggo na terms. Kaya nga, isa ito sa halimbawa kung bakit careful tayo sa ating pagpapakitang turo mamaya kung tuturo kayo sa yung realistic ko na ba? Ito ngayon, okay lang kasi alam naman ang mga classmate niya na nagkakamali kayo para baga tanggap nila yan na i-correction muna kayo. Pero kung nandyan na kayo sa field talaga, magiging mainan kayo sa mga salitang gagamitin niya tulad ito. Baka akala din naman ang mga bata, yung iloy, amay, kangutod, na si Buwano yan, hindi. Ito ay hiligay nun. Longko ito. May utod din pala sa ano, sa Cebuano, ay may iloy, may amay, huay din ah. Diba? So, ibig sabihin, magiging careful kayo sa pagpapakita ng turo ninyo. Kaya nga, importante diba kung minsan. Anyway, yung panghayaratan ninyo, bago naman ninyo i-present yan, ipapakita naman ninyo sa inyong supervising instructor yan. Yan, SI. Ano ba tawag niyan ngayon? SI pa rin ba? Supervising instructor. Kasi i-edit niyan. So, ipapakita niyan para makorrect siya. Ang problema, kung yung SI niyo, hindi niya alam ang mga salita dito. Kaya careful kayo, huwag kayong kaagad kumuha ng mga salita na kung pa nga, parang bago, imagine, Cebuano, very common yung mga salita ng Cebuano, di ba? Bakit common ba ito sa Cebuano? Parang hindi naman, ano? Naririnig. So, kung meron kayong mga doubts, pwede yan naman magtanong sa ibang mga Cebuano. Nandiyan ba ito sa inyong mga salita? So, bilang guru, careful tayo. Ha? Okay, so ipapatuloy. Siguro ito, maaari yung ilagay dito, Ilongko, or hiligay nun, di ba, in general. Kasi ito, dako. Well, ang dako, ginagamit din naman yan sa Cebuano. Pero, andyan din yan sa Ilongko. Pero mas more on yun sa Ilongko is ang good. Diba? Pero itong iloy, amay, dako, good. Wow, Ilongko, gito nga. Diba? Ha? So, ibig sabihin, careful kayo sa pagtuturo ninyo. Okay? Lalo na kung na-assign kayo sa mga remote areas, mga bata nga, iloy, dito sa Cebuano.
buwan na yan. Bakit natatanggapin niyo ng mga bata? Remember, black capsule yung mga utak ng mga bata. Kayo nang lalagay, nagiging point na kung naglalagay. Bakit tanggapin nyo na yun? Iwangin pa na, pagdating nila dito sa ano, akala nila yun, si buwan yun, yun pala, iwang po mo na yun. So, kaya po tayo nyo. Okay, sige, tuloy. Nagigyan nyo ba ang balong nyo? Salitan tayo. Opo. Okay. Binibili, maaari ka bang magbigay na sa nalibawa ng lalo yung ganito? Ano yung binibili? Ano, Wika? Siguro, maaari ka magbigay ng isang wikang lalawiganin na alam mo. Tulad halimbawa ng maliban sa Tagalog, Bicolano, Cebuano at Ilocano. Anong alam mo pa na wika? Wala ka na. Ano bang tribo mo? Anong tribo mo? Anong ginagamit mo? Hindi mo alam. Hindi mo rin alam like ang kapatid. Ano ang kapatid sa bukid nun? Ah, yung binuhid na maayo is maayad. Maayad. Pwede rin. Maayo, maayad. Or kung kapatid, sulod. Diba? Sulod. Pero ang spelling, S-U-L-E-D. Sulid. Sulod. Sulod. Yan. Hindi sulod sa buhok. Sulod. Okay. So yan ay lalawiganin dito sa bukid nun. So, sige, pagpatuloy mo na, maliban dyan. Kaya tayo, lumapa naman tayo sa pangalawang uri ng informal na salita. Ito na yung malbal. Binibiniran nyo, maaari ka bang tumayo at basahin ng kahulugan ng salita mo. Noong una ay hindi tinatanggap ng mga matatanda ang mga pinag-aralan. Pinag-aralan dahil hindi raw magandang tinigay. Kilala rin bilang salitang kanto o salitang kayo. Maraming salamat. Ang salitang balbal ay ito ay pinaka mababang uri ng antas ng wika. Ito ay nabubuo sa mga grupo ng kabataan, lalo-lalo na sa mga Becky at halimbawa ng Charis, Carol at marami pa ba. Ayon, ay baka naman tayo kung sa mga paraan upang makabuo ng salitang balbal. Una dito, ito ay nabubuhos sa pamamagitan ng pagkuha sa muling dalawang pantig ng salita. Ang bawa dito ay ang Amerikano. Binuha lamang ang muling pantig ng dalawang pantig ng muling salita ng Amerikano na tanong. At ang panghuli naman ay ang pagbabalikan sa mga titik ng isang salita. Halimbawa dito ay ang tigas. So, asti. Ay, at ito'y naging asti. Oh, ano ang madalas sa ngayon, my expression? Ay, lodi. Lodi. Sakalam. Work pa. Work pa. Work pa. Power. Sige, next. Ngayon ay dumako tayo sa ilan pa mga halimbawa ng salitang balbal. Sa pormanan nyo ay ito'y kulis. Sa pagdating naman sa balbal ay ito'y naging bisis. Sa pangalawang halimbawa ay butog. Ito'y naging orgots. Or thumb jokes. Sige ba? Thumb jokes. Marty, tipar. Naligtad. Okay, next. Colloquial. Ngayon ay dumako naman tayo sa panguling worry na informal na salita. Binibini kong gawin, maaari ko bang tumayo at usahin ang kahulugan ng salitang colloquial. Colloquial, mga salitang ginagamit pang araw-araw na magiging pagkalastasan, muli pagkagaskangan at pagkabulgar, bagamat may ayong repinado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasabi. So, ang colloquial naman ay ito yung mga salita, hindi ba ang maybay, mas pinaikli, ngunit kasintunong pa rin nila, kasintunong pa rin ito at parehas na din ang mga kaulugan. Narito ang mga halimbawa. Sa pormanan nyo, ito ay aywan. At pagdating naman sa kolokyal, ay ito ay isewan. Pangalawang halimbawa, siesta, ito ay naging siesta. Pangatong halimbawa, saan ba? Saan ba? Sa kolokyal, ito ay naging saan ba? At ang panghuling halimbawa,
halimbawa naman ay nasaan at ito yung nasaan. Halimbawa, kung magtatanong ang estudyante ninyo, Sir, ano ang kaibahan ng balbal sa kolokyal? Ito pong balbal, eh, ang balbal po ito yung ay, ang mga na linita sa pamamaraan online. Every year, ibabago. Ibabago. Akala ko ang balbal, Sir, lumilipad. Sa kolokyal, So, ngayon, halimbawa, talagay natin, tapos na kayo, di ba? So, anong susunod niyong gagawin? Ngayon ay, sa tingin ko ay naiintindihan din na ang mga tinalakay. Ngayon ay magtatawag ako ng dalawang mag-aaral na magbibigay ng isang halimbawa ng purban na salita at di purban na salita. Lagay natin, may nagbigay na. Anong susunod? So, yan ay gawain na magbibigay. Sige. Tapos meron mga instructions. So, ano yung gawain ninyo? Anong ipapagawa niya sa mga bata? Ipunin lang ang mga antas ng wika na may ipunin. So, comment ko lang ha, by the way, sa pagbuo ninyo ng gawain niyo, gawin din naman ninyo kanang enticing sa mata ng mga bata. Ha? Kasi kung ganyan kaliit, eh bagang medyo makulay din ang buhay. No? So, kasi kung ganyan kaliit kahit si mama ay parang, kaano bang naman? So, pwede naman ang gawain ninyo, panuto lang ilagay ninyo pagkatapos ipapaliwanag na ninyo anong gagawin nila. Okay? Para mas maliwanag kasi. Kasi kung ganyan, masyadong maliit, hindi gano'n. Diba, isa sa mga criteria sa pagbuo natin ng visual aid natin dapat very clear. Malaki at saka klaro sa mata. Kung ganito masyadong maliliit yung ano, huwag ninyong ipagkasya sa isang 1/4 na Manila paper ang lahat-lahat, no? So, maging ano, tulad yan, ang dami, no? So, kung nagbibigay kayo ng gawain, specific, ipapaliwanag ninyo, siguro panuto lang ilagay ninyo. Pagkatapos, ipapaliwanag ninyo sa mga bata, anong dapat nilang gawin? Kasi, mas madaling makuha ng mga bata, kung ipapaliwanag niyo sa kanila, magbibigay kayo ng halimbawa. Okay? So, anong susunod niyo gagawin? Pagkatapos niyo magbigay ng gawain. Ay, kailangan. So, gawain niyan. So, magbibigay kayo pa ng evaluation o yun ang evaluation niyo? So, sa halimbawa, tapos na yan ang gawain. So, yan ang sa pagsasanay, di ba? Okay. So, ano ang evaluation na ibibigay ninyo? Paano nyo evaluate ang mga bata kung nakakuha sila? So, anong panuto dyan? Kuhan ma'am, ilalagay lamang ng mga bata ang mga sinalumitang salita sa Hanay B at tutukoy nila dito sa Hanay B. Ilalagay nila sa Hanay B kung anong hangkot na antas na umita nila. Okay. So, kung baga gawain sa pisara na yan, ang evaluation. So, yung output nyo para kikilala nila kung anong masalita. Ano pa? Meron pa kayong dagdag na evaluation? Okay. Magbibigay kayo ng takdang aralin. So, sa takdang aralin, anong gagawin nila? Gagawa sila na? Okay. So, gamit yung antas ng pananalita. So, maraming salamat. So, isa lang, no, sa ano ko. Ay, sorry. Pag nagbibigay kayo ng tulad nito, comment ko ha, masyadong maliit ang inyong gagamitang panturo. Remember, di ba, sa gagamitang panturo, dapat yung hindi masakit sa mata, kumbaga full sa mata, pagkatapos, kung gagamit na yung
kami pong kalaki ng papel, huwag ganyan galit na masakit. Diba? So, mas mabuti, mas malaki, mas bolder. Ha? Para, di ba kung ano, isa ito sa, ano ninyo, isa ito sa gabay ninyo, tulong ninyo sa pagtuturo. Para yung mga bata, may ganun nyo sila, makinisip. So, pagiging maingat tayo, ha? Sa paggamit ng ating mga paggamitang panturo. Napapansin ko, doon kasi sa nung una nyo papapakita ninyo ng mga paggamitang panturo, mas maganda yung ginamit ninyo ng mga paggamitan. Ba't din nyo ginamit? Anong nangyari? Hindi ninyo i-apply ito sa ninyo. Paggamitang panturo, maganda yung ano ninyo, yung pinakita ninyo na paggamitan. Ba't din ninyo na ito paggamitin nyo? So, wala kayo, di ba, gumamit pa kayo ng mga kahon? Ano yung ginamit niyo sa gamitang pantor na pinakita ninyo? Sa aming trobo ay meron kaming fishbowl, meron kaming crayons. Yan, saan ginamit niyo yung fishbowl? Pinabulot niyo yung mga bata ng mga salita doon. Dito, gamit na gamit yun sa paksa ninyo. Ano ba yung isa na water bottle. Oh, water bottle. Para saan yung water bottle? Di ba? Spin. O, oh, di ba, meron na yung grupo kanina niya. Spin the bottle, ibig sabihin kung saan tuturo yung bottle, sila yung sasagot. Ganda sila, pinamit niya, hindi niya naisip yun. Mas, di ba, mas likely ang interaction niya. Hindi kayo ba ano na makakaano na natural niya sa mga. Okay? So, pero at total, maganda naman yung pagpapakita ng turo ninyo. Maganda naman tayo yung istatuyan mo. Doon lang tayo sa mga kagamitang panturo. Dapat, okay, so, maraming salamat. Inaasahan ko na ang mga susunod na magtuturo, magpapakita ng turo mamaya, ay maganda rin naman ang ipapakita ninyo. Okay, lalo-lalo na, focus tayo sa mga gamitang panturo na ginagamit ninyo sa inyong magtuturo. Diba yung isa yun sa ating layunin na magagamit ninyo yung mga gamitang panturo ninyo. Magandang umaga mga mag-aaral. Hapon na pala. Ang bilis talaga ng mga magandang hapon mga mag-aaral. Tumayo muna kayo. Nais kong pangunahan ni Binibining Cabarles ang ating panalangin. Lagay natin ang panalangin na. Amen. Manatili ang pagtayo. Ngayon, tingnan ninyo ang iyong paligid at kung may basura itapon. Maaari na kayong maupo. Mayroon bang absent sa araw nito? Sator. Sator at sisendo mo. Wala pa kayo ng puti. Handa na ba kayo sa ating bagong talakayan mga binibini ninyo, o? Oh? Wala na. Talaga ba? Oo. May traditions. So, bago tayo magsisimula sa ating bagong talakayin, magbalik-aral muna tayo. Meron akong hinandang wheel dito para siyang sa kung sino ang maswerte mapili ng ating wheel ay siya ang sasagot sa aking katanungan. Handa na bang lahat? Yes. Magaling na magaling. Okay. Sino makapagsabi sa akin kung ano ang ating pinarakay na noong nakaraan? Hindi, ako lang sa tingin ko yun. No, so obra kami dito, no? Gabales. Maaaring mong sabihin sa amin kung ano ang ating nakaraang pinalakay. Sabihin mo na ating pinalakay ninyo. Ang pinlakay ng huling klase ay mahalagang aral sa amin.
Bago taong po, ginao, maaari ko bang sabihin ang mga mahalagang aral sa aking kwento? Ang una po, mahalagang aral sa kwento ay ang tunay na pagmamahal ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera o materyal sa bahay. Salamat, Ginoo. Sige, ating muli paikot ang ating queen at
Ang focus ng pandiwa ay ang tawag sa relasyon ng pandiwa sa paksa o sinungo ng pangunusan. Binibinindades, maaari mong magbasahin kung ano ang nakalagay sa iyong harapan. Focus ng pandiwa ay tawag ng relasyon ng pandiwa sa paksa o sa puno ng pangusap. Ito ay naipapakita sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. Sa pagbabago ng panlapi ng pandiwa, nagbabago rin ang focus ng pandiwa ng pangusap ayon sa pandiwa ng pandiwa. Maraming salamat, Binibinindades. Upang mas mabilis natin paunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pangusap, napaka-importante na maintindihan natin ang mga focus ng pandiwa. Love me, we have to. Na ito ang pitong uri ng focus ng pandiwa. Basahin, Binibini Mahilong, ang pitong focus ng pandiwa. Ang pitong uri ng focus ng pandiwa. Ang una ay focus sa tagaganap o aktor. Pangalawa naman ay focus sa gamit. Katatlo ay focus sa layon o goal. Ikalapat ay focus sa tangga. Ikalima ay focus sa direksyon. Ikaanim ay focus sa sanhi. At ang huli ay focus sa paganap. Maraming salamat. Ang una natin, susuriin focus ay ang focus sa tagaganap o aktor. Binibining kalakihan, maaari mo bang basahin ang ibig sabihin na aktor focus? Nasa focus ng tagaganap, kapag ang paksa ay nangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. Pandiwa ang paksa o sinuno ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na sino. Ginagamitan ito ng panlaping Upang mabilis ninyong matandaan ang focus sa tagaganap o aktor ay alalahanin niyo na lamang ito. Ang focus ng aktor focus ay sumasagot sa tanong na sa anong tanong? Sino? Tama, sino? Ginagamitan ang aktor focus ng mga panlabing magpa. Kapag natandaan ninyo ang mga panlabing ito, ay mas mabilis ninyong matutukoy kung saan focus na nakapokus ang focus ng matatandaan nyo kung saan nakasentro ang pandiwa. Upang mas maintindihan pa ninyo, narito ang iba pa ang halimbawa. Binibining Dugoy, basahin ang unang halimbawa. Maglilinis ng bahay si Kasandra dahil may dadating na bisita ngayong linggo. Sa pangungusap, nasaan ang pandiwa? Maglilinis. Tama, maglilinis. Ginoong Gabales, anong panlapi ang ginamit? Mali! Sumigal siya ng mali. Binibining Arneo, anong panlapi ang ginamit sa pangunusa, sa pandiwa? Ang ginamit na panlapi sa pandiwa ay mag. Tama! Mag! Ngayon, Ginoong Gabales. Sino at
Sino ang gumagawa ng kilos? Si Cassandra. Tama, si Cassandra ang gumagawa ng kilos. Si, kagaya na sinabi ko kanina, ang core focus ay sumasagot sa tanong na sino. So, sino ang maglilinis? Eddie, si Cassandra. Sinon? Eddie. Ang pangalawang focus. Ang pangalawang focus ay ang instrumentong focus o focus sa gamit. Binibiniran nyo ah, pakibasa kung ano ang instrumentong focus. Ang instrumentong focus ay ang paksa ng pumusap ay ginagamit sa nakasangkapan sa pagsasagawa ng aksyon. Bagay na ginagamit upang isagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pumusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Karamihan ang ginagamitan ng panlapit ipang o maipang. Ipang o maipang. Inuulit ko upang mas madali ninyong makilala kung ito kung ang pangungusap ay nasa focus na focus sa gamit ay alalahanin lamang ninyo kung sa anong tanong ito sumasagot. Ang focus sa gamit ay sumasagot sa tanong na ano? Tama. Tama. Ang karaniwang ginagamit na panlapit dito ay ipang o maipang. Ngayon naman, dumako tayo sa mga halimbawa upang mas naintindihan natin ito. Binibinidades, pakibasa ng unang pangungusap. Ipinanghiwa ni Patrick sa Carnejo bagong chili. Tumayo ka ulit. Anong salita ang pandiwa sa pangungusap? Ang pandiwa ang ginamit sa pangungusap ay ipinanghiwa. Tama! Ginoong Gabales, anong panlapi ang ginamit sa pandiwang ipinanghiwa? Tama. Magaling at nangyayari. Kaya natin na kung ano nila yung halimbawa. Anong susunod ng gagawin? So, doon na kayo sa next, ano yung focus na tagatanggap. So, lagay natin. Matapos ang nila yan. So, anong susunod niyo gagawin pagkatapos ng discussion? Ang gawain ninyo. Next. So, lahat ng focus na yan ay natalakay na ninyo. So, gawain ninyo, anong gagawin ninyo? Upang masukat natin ang inyong natutunan sa araw ito ay may ipapagawa kami. Dinibili ka, Barles, basahin mo ha. Bibili ka ba? Kabarless, basahin mo ang panuto. Gumawa ng 95 na tapos sa inyong mga personal na karanasan na nagbigit sa inyo ng mahalagang araw. Siguraduhin magagalit ninyo sa paggawa ng pangungusap ng mga focus na pangdiwa. Narito ang rubric sa paggawa ng maitiing kwento. Next, rubrics. Yan, napakita niya yung rubrics ninyo. So, anong gagawin niya sa rubrics ninyo para maintindihan nila? So, anong gagawin niya sa rubrics ninyo? Paano niya ipapaliwanag sa mga bata? Upang makatanggap kayo ng 10 puntos, ay kailangan maobserbahan ang mga bagay nito. Maayos ang paggawa ng kwento at makikilala ang mga elemento nito. Alam niyo naman kung ano-ano ang mga elemento ng equal ko. Lubos ang kapag bibigay ito ng aral sa pambabasa. Maraming makikita.
punta ang mga focus ng pagdiwa sa may pinigwento. At upang makatanggap naman kayo ng itong puntos, ay kailangan makikita ito. Mayroong mga parte sa kwento na hindi tugma sa ibang parte ng kwento. Ibig sabihin ay hindi konektado ang ibang detalye sa may pinigwento. Mababaw lamang ang damdamin kay pahayag. Katamtaman lamang ang paggamit ng mga uri ng focus ng pagdiwa. At sa pinakamababang puntos, hindi lubos na intindihan ang takbo ng maikling kwento. Walang aral ang kwentong nagawa. Hindi makikita sa kwento ang mga focus ng pagdiwa. Naintindihan niyo ba ang ating activity? Magaling. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ang maikling kwento. Dapat realistic kayo ha. Sige. Ano susunod niya gagawin? Kokolektahin ko na ang inyong mga nagawang maikling kwento. Ngayon naman, upang masukat natin ang inyong mga natutunan sa mga uri ng focus ng pagdiwa, ay narito ang inyong pasulit. So, magbibigay kayo ng pasulit sa inyong evaluation. Ma'am. Pagkatapos niya, anong gagawin niya? Magbibigay na kami ng tatlong aralin, ma'am. Ano yung tatlong aralin niyo? Bago matapos ang ating klase ay narito ang inyong dapat gawin pag-uwi ninyo. Gamit ang inyong ginawang maikling kwento kanina, ibabalik ko ngayon, tukuyin ang mga focus ng pandiwa. Binugan ang paksa sa lunggitan ng pandiwa at isulat sa itaas ng pandiwa kung anong uri ng focus ng pandiwa ang ginamit. Naintindihan ba ninyo ang paluto? Magaling. Ngayon ay ayusin ninyo muli ang inyong paligid. Okay. Maraming salamat sa pagkini. Comment lang no sa ano ninyo. Pag nagtuturo kayo, be realistic. Ang natural yung kami sa nagkakamali-mali kayo tulad ng bawa ng pagbigay galang ninyo. Huwag kayong tumawa. Parang as if lang kayo na hindi nagkamali yung kasama ninyo. And then, be sure, napapansin ko kasi hindi gaano ninyo nabigyan ng pansin ang interaction ninyo mga kaklase. So, more on ano kayo, more on discussion kayo, wala kayo sa interaction. Para bang nagiging teacher-centered kayo, dapat student-centered, tulad ba sa ginagawa natin, now, dito lang sa college kayo, parang yan sa high school, more on pinag-iisip ninyo ang mga estudyante kisa sa iyo lahat nagbibigay. So, halimbawa, yung mga focus, tignan ka na yung mga focus. Ano yung unang focus ninyo? Focus ng nagaganap. Nagaganap. So, pag sinabi yun, focus ng nagaganap. Ano sa talaga ninyo, ang ibig sabihin ng focus ng nagaganap? Anong sumapasok sa isipan? Anong salita dyan na parang may idea kayo? Sumaling sasabihin ng bata, yung tagaganap. Sino yung tagaganap? Ano yung sinin ng tagaganap? Kasi baka, hindi nila nakuha, ano yung tagaganap? So, ano po? Saka lalabas na yung, ikaw yung actor, yung ano, kasi tagaganap. So, ikaw yung gumagawa. So, pag nalagay na yun sa isipan nila, may idea na sila kung ano ang hahanapin nila sa pangungusap ko. So, bigyan mo sila ng pagkakataon mag-isip. No? So, more on student-centered kayo, huwag kayong more on sa inyo lahat ng discussion. Kung umusap niya ng laway niyan, kung gulong kayo. So, kasi yung mga bata, mas mag-isip sila pag pinapagawa mo sila. Action agad. Ha? Careful kayo. Ganun din sa iba. Magandang hapon sa inyong lahat. Mangyari ko kayo ang lahat para sa ating panalangin. So, palagay natin tapos na. Amen.
magandang hapon sa lahat. Ako si Winnie Bini Murillo, ang inyong magiging guro ngayong hapon. At si... Ako naman si Angel M. Arnejo, ang isa sa magiging guro ninyo ngayong hapon. So, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, maaari bang ihanay ang inyong upuan sa tamang hanay? At maaari pulo din ang mga basura na sa ilalim ng inyong upuan. Sige, pagpatuloy na. Para sa ating pagbabalik-aral, bago tayo masimula sa ating talakayan, ay mangyaring sagutin muna ang mga katanungan may kinalaman sa ating tinalakay noong nakaraang pagkita natin. So, palagay natin ang kapagbalik-aral na kayo. Pagtatapos na ating talakayan, ito ang mga layunin na dapat makita natin sa ating mga mag-aaral. Ang unang layunin ay nagpapaliwanag ang elemento ng ikinikwento. Pangalawa namang layunin ay nasusuri ang mga katangian ng tabuhan sa may ikinikwento ayon sa mga monologong na panood. At ang ikatatlo naman ay nakagagawa ng ikinikwento gamit ang kaantasan ng pag-uwi. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, meron tayong gawain at ito ay may title na 4 Picks 1 Word. Ang panunto nito ay natiin ang klase sa tatlong pangkat at ang bawat pangkat ay makatanggap ng apat na larawan. Bibigyan ng 5 minuto ang bawat pangkat upang mapag-usapan ang magiging kasagutan. Tapos, gamitin ang nabuong salita sa isang pangungusap. Ang pangkat na unang makatapos ay siyang mananalo. Ngunit, isa lang sa ngayon ang pwedeng sumagot. Sino ang gusto sumagot? Bibigyan kita ng isang larawan. At pagbibigay ka ng isang salita at maaari mo itong gamitin sa isang pangungusap. Sino ang gusto sumagot? Gabi-gabi-gabi mo ito. So, ang nakikita ko sa larawan ay bata, kabata. Bata. So, gagamitin ko ang salitang bata. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa ng saranggola sa labas. Magaling, bigyan ng tatong pampaksin. Pinibili mo ay pampaksin. Ay panupan. Sunod. Sino ang may alam na tungkol sa kaantasan ng pag-uwi? Wala, sige. Alam niyo naman diyan kung ano ba talaga ang kaantasan ng pag-uwi. Sunod naman, ay familiar na ba kayo kung ano ang may kwento? Pagpalagay na lang natin, alam niyo na. Ikatatlo naman ay sino na ang nakapagbasa ng kwentong ang saranggola? So kung wala pang nakapagbasa, ay dapat makinig kayo ng maayos sa aking paksa ngayong hapon. Bago tayo tumako sa may kwento ay una muna natin talakayin ang kaantasan ng pag-uwi. Ang unang antas ng pag-uwi ay ang lantay. Ito ay naglalarawan ng isang payak na pangalan, tao, hayop, bagay o lugar. Panghalip na walang pinaghahambingan, pinaghahambingan. Halimbawa ng lantay na pang-uri sa pangungusap ay sikat ay matangkad. Kung makikita ninyo dito ang nakasalungguhit na salita ay siyang halimbawa ng pang-uri sa kaantasang lantay. Kung tandaan ninyo na sa lantay ng antasan ng pang-uri ay ito ay simple lamang o payak. Sunod naman na kaantasan ng pag-uri ay ang panghambing. Ginagamit ito sa pagtutulad ng dalawang pangalan, tao, hayop, bagay o lugar, o panghalip. May dalawang uri ng pagkatandaan natin na sa panghambing ay ito ay naghahambing.
panguri, ang pahambing na panguri, ito ay ang pahambing na magkatulad. Ipinakilala sa pahambing na magkatulad ang kabantay na katangian ng dalawang bagay na pinaghahambingan. Ginagamit ito. Ginagamitan ito ng mga panlaping ka, ga, sing, kasing, magsing, at magtasing. Halimbawa ng pahambing na magkatulad ay sikat ay sintang ka ni Katriona. Kung mapapansin ninyo, ang sinalungkwitan ay isa rin itong panguli na sa dinamitan ng panlating sing, kaya ito naghahangin. Sunod na uri ng pahambing ay ang pahambing na pahambing. Alagay natin sa talakay ng inyo sa paggagawin nito. So, dadako naman tayo sa maikiling kwento. Ang maikiling kwento ay isang kasiging na anyo ng politika na naglalaman sa isang maikising salaysay tungkol sa isang malagang pangyayari ng pamilihan ng isa o ilang taupan. Nag-iiwan ito ng isang kapintalan sa isip ng mga pangbansa. Kapag sinasabi natin maikiling kwento, dapat natin tandaan na ito ay isang maiksing salaysay lamang. Alam kong pamilyar naman kayo sa maiksing kwento, kaya ito ay may sampung elemento. Una ay panimula, ikalawa sa gilid ng kasiglahan, ikatatlo sa liganin, sunod. Ikaapat, tunggalian. Ang tunggalian ay may apat na uri. Ito ay tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, at ang panghuli ay tao laban sa kapaligiran o kalikasan. At ikalimang elemento ay ang kasundulan. Ika-anim ay kakalasan. Ika-pito, wakas. Ika-walo, tagpuan. Ika-anim, paksang diwa. At ika-sampu ay kaisipan. At sa banghay naman, lumako tayo sa banghay. Ang banghay, ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang unang bahagi ng banghay ay ang simula. Ang simula ay ang paglalahad o paglalarawan sa taruhan, tagpuan na maaaring mailahad agad ang suliranin. Bahagi ng maikling kwento na siyang binubuhita ng mga pangyayari sa kwento. Kapag sinasabi natin simula, dito natin nalalaman ang tauhan, tagpuan o maaaring ang suliranin. At ang ikalawa naman ay ang suliranin o tunggalian. Ang ito ay ang sisilbing dugo ng bawat kwento. Ito ang nagpapadaloy at nagbibigay ng interes sa storya. Tumutukoy ito sa paglalagay. Lagay natin kung natapos na nangyay. May activity pa kayo dyan habang mag-aano kayo? Anong strategy niya? Saan ko dyan? Ayun naman. Ang mga mag-aaral ay mailalawan ang kanilang katangian gamit ang mga kaantasan ng pag-uwi sa isang tiyak na karagsan. Ginoong Miguel, mangyaring tumayo at sagutin. Magbigay lamang magbigay ng isang salita o pang-uwi na siya mailalarawan sa iyong karagsan. Maaari rin ito magbigay sa pangunod. Naglakad ako noong nakaraang linggo na kasing haba ay kasing layo ng Cagayan. Ano ginamit mo panguri? Ano ginamit mo panguri sa iyo? Kasing haba. Kasing layo. Kasing layo. Ano kantasan ang kasing layo? Pagpalagay na lang natin ang sasata na ang pasalitang katanungan. Sunod. Ito ay mga katanungan na kung saan ito ang unang gawain.
kaya inaanyayahan ko ang lahat ng sumagot sapagkat may hinaan kami premyo sa makakasagot sa mga katanungan ito. Ang unang katanungan, hindi nilin karakian. Uy, ba ang pinakamadilang bahagi ng pag-ibig sa usan, kapuntan ng panay daw na pagbara ng kasaksa. May ano kayang ipinagang wakas? Wakas? Maaaring ako nilin, hindi nilin karakian. Ito ang pinakamadilang. Ah, ang pasok bulan po pa. Magaling. Salito ang iyong premyo. Ikalawang pasagutan. Pataliman. Iyak ka, bigyan niya sagot, I guess. Binibini Garcia, ikaw lang ang sumagot. Bahagi na may kwento na siya, may kulitan ng mga pangatlo ang katanungan, Ginoong Satore. Tumutukoy ito sa pinaglabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya. Tunggalian. Ikaapat na katanungan. Sino gusto sumagot dito na pagkakalagay? Ito. Wireless. Hindi na ka wireless. Sa pahuli katanungan, binibining Lades, maaari mo bang sagutin? Ito ang problema. Ito ang harapin ng problema sa kwela. Suliran din. Magaling. Narito ang iyong presyo. Yes.
gawain nito ay nasuri na din natin gamit ang mga kantasan ng pang-uwi. At para sa ating kasunduan, sa ating assignment at tatang alagin, ang panuto ay gumawa ng isang kwento tungkol sa pinagmula ng inyong lugar na nailalapat ng elemento ng maikling kwento. Pagkatapos, tiyakin ang paggamit ng mga kantasan ng papuri sa maikling kwento at sulungbig kita nito. Ang inyong magiging marka ay batay sa nakasaad ng pamantayan. Nasa word of ito. Doctor. Nasa word of Lada. Oh, may naka-open ang word din. Na-open eh. Ito siya nabunta. Okay, so palagay natin na ano na ang ibong Adarna. Magaling, magaling!
Alam ko, meron kayong mga nakuhang araw-araw o napulot na araw mula sa ating nakarampaksa. Ngayon naman ay magkakaroon tayo na bagong aralin. Bago natin ito, tatalakay na magkakaroon na rin gawain. Ang pamagat ng gawain ito ay Anecdote o ano ito. Ang atin sa ating gawain, ito ang ating gagawin ngayon. Hulaan kung ano ang mga salitang pinapahiwatig ng mga larawan at ibigay ang mga kahulugan nito. Si Binibining Gades ay mayroong boseta rito at mayroong nagdadalama ng mga salita. Kung sino yung nais sumagot ay makakakuha ng premyo. Sa unang larawan, sino ang makapagsasagot? Binuong sa Tore. Idikit mo yung mga letra. Ito yung mga letra. Buo mo yung mga letra. Buo mo. Buo mo. Buo in. Buo in. Buo in. Buo in. Buo in. Buo in. Master. At narito ang mga halimbawa.
ang dapat bigil ay. Ay, ang nasamihan. At narito naman ang mga halimbawa. Ang pahuli naman ay ang buntong. Isang pahulaan o patuturan ng isang pangusap o tanong na may doble na nakatangong kahulugan na nilulutas bilang isang kayal sa bar. Narito ang mga halimbawa ng mga buntong. Sa araw ay mubi, sa gabi ay gising. Ano ito? Ano ito? Ito ay mayaw, alagalay, ilaw. Masagot ito ay alitap-tap. Sibigil. Nakayuko ang reyna, di nalaglag ang corona. Sagot ay Bayabas. Ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao. Alam mo ang Aris. Isang prinsesa na kaupo sa tasa. Asoy. Ngayon naman, dahil batid kong alam mo na ang apat na uri ng mga karunungang bayan kung saan ito ay ang sadawikain, sawikain, utong at kasabihan. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng mga fries. At itong mga fries na ito, ilalagay niyo bilang itong mga kangkob na letra o mga salita na kung saan inyong iuuri kung ano nga ba ito, sadawikain, sawikain, buktong at kasabihan. Kung sino yung nais sumagot, maaaring kumuha nito, ay, bibigyan ko kayo isa-isa na isa-isang pay. Isa-isang pay. Maaaring pumunta na sa harapan, kung sino yung nais sumagot, lagay nyo sa fries kung saan siya nais. Dapat mauri. Yeah.
Ang mabuti ko galing ay mas masagal na buhay ang sukli. Diba? Kung mabuti tayo sa aking kapwa ay masusuklihan na tayo lang. Salamat sa inyo pag-participate sa ating aktibidad na Karunungang Bayan. Ngayon naman ay nais kong matawag ng dalawa sa inyo kung ano yung saloobin o natutunan sa ating talakayan ngayong hapon ito. Maaari kong tawagin si Binibining Cabarles kung ano yung natutunan sa atin ito tungkol sa Karunungang Bayan. Ay, maaari kong muna si Dinong Satores sa tungkol sa Karunungang Bayan. May natutunan ba kayo sa apat na uri nito? Ano ang apat na uri ng Karunungang Bayan, Dinong Satores? Base sa aking naalala, ang apat na uri ng Karunungang Bayan ay salawigain, sawigain, buntong, sawigain. Tama! Bigyan na tatlong bagsak si Dinong Satores! So, may ano, So, sino ang makakapagsabi sa amin kung ano ba ang kalibangan ng sawikain, sawikain, kasabihan, at buto? Dades. Yeah.
Camilo. Ugoy! Ngayon ko nalaman lahat pala kayo dito, maraming nagkakamustos. Ugoy! Rangawa. Samore. Ano ayok yan? You're wonderful. Ipapaalala, makinig, makinig. Ipapaalala ko lamang, kung hindi kayo ay natawag, ay huwag kayong magsalita dahil hindi marinig ang iba nating kaklase. Palagay natin tapos na kayo. So, ngayon na. So, parte ito ay magbabalik-aral tayo. Ang aking magbabalik-aral, halimbawa, tatawag kami, bubunot ako ng estudyante dito ang pangalan. Kapag nabunot ang inyong mga pangalan, ay huhulaan ninyo kung anong letra ang inirepresenta ng numero. Bakit kayo napipicture ng gato lang si Pakabiyan? Kapag nabunot ang inyong pangalan, ay sasagutin ninyo kung ano ang inirepresenta ng numero iyan. Halimbawa, A, para sa numero 1, ABCD, di pa may 26 na letra. So, hulaan ninyo kung ano letra ang inirepresenta ng numero 16. So, bubunot ako ng pangalan. Si Ginoong Gabales. So, kunin mo sa kahon na ito, Ginoong Gabales, kung ano ang inirepresenta ng numero 16. At inigit mo ito sa pisara. Sunod, binibining ko green. Ano sa tingin mo ang inirepresenta letra ng unang biya? Binibining ko wireless. Ano sa tingin mo ang inirepresenta ng numero ikalabing walo? Ang parabola, maaari na
So maglalaro tayo ng space race sa patnubay namin. Ang bawat tamang sagot ay katumbas ng 3 punto. So hahatiin namin ang klase sa dalawang grupo. So maaari ko pang anyayahin ng iba na tumutol upang maging unang grupo. So kapag sasagot kayo, ipataas nila lamang ang inyong mga kumay. So ang unang grupo ay magsisilbing rocket ship at ang ikalawang grupo naman ay ang alien ship. So, unang tanong, ano ang katangian na sinisimulo ng hayop na ito? Pagod. Tama. Ang pagod ay, ang katangian ng pagod ay mababay. So, ang rocket ship, alien ship. Ang alien ship ay magkakaroon ng tatlong puntos. Pagpapalagay na lang natin na
kadalasan ang kanilang mga tauhan nito ay mga hayop. Ang iba din ay mga halaman, mga bagay na walang buhay at mga mitikal na mga nilalang. So, dumako naman tayo sa mga elemento ng ng kabula. Una, ang tauhan. Sa isang kabula, ang mga tauhan ay hindi mga tao, kundi mga hayop. Ngunit, kahit mga hayop ang mga tauhan, ang mga problema ay maaaring maisasalamin sa totoong buhay. So, ano nga ulit ang mga tauhan sa isang pabula? Mga hayop. Tama. So, mga hayop ang gumaganap na tauhan sa isang pabula. Ngunit, kahit mga hayop, ang mga tauhan sa pabula ay masasalamin pa rin ang mga suliranin sa totoong buhay. Sunod, sunod na elemento ng pabula ang tagpuan. Ito ang naglalarawan sa lugar o puok na kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa pabula. Ito ay may dalawang uri, payak o pahiwati. Lagi natin na tapos kita sa natin. Sa discussion mo dyan. Ano next ko? So ngayon naman, tapos na natin talakayin ang pabula at mga elemento nito. Kaya naman, may papanoorin tayong video. Ito ay isang pabula. Ito ay tungkol sa ang hatol ng kuneho. So ipagpalagay na natin na napanood din na ang video. So ngayon naman, pagpalagay natin na napanood niyo na ang video, pipili ulit kami, ay kayo pala ang pipili sa inyong kaklase habang nagpapatugtog kami. So habang nagpapatugtog kami ng isang awitin, ay ang etong box ay ipapaikot-ikot sa inyo at saka kapag tumigil ang awitin, ang huling may hawak ng box ay bubunot ng pangalan ng inyong kaklase. At ang nabunot ay siyang sasagot sa aming katanungan. Oh.
ating pagtataya ngayon ay may magkakaroon tayo ng isang gawain. Next slide, Dali. So, hahatiin ulit ang klase sa dalawang grupo, same group kanina. At ang bawat grupo ay bibigyan ng mga set of mga larawan at sasagutin ang mga sumusunod na katanungan gamit ang mga larawan na ibigay sa kita. So, group 1. So magaling.
magaling mga bata. So ang mga tauhan sa pagulang ating na panahon ay ang tigre, ang baka, ang puno, ang tao at ang kunero. So saan na naganap ang ating pagulat? Tama, sa gubat. So ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, tama ang group 1, no? Ang kanilang dinidikit ng mga larawan ay nasa tamang pagkakasunod-sunod talaga. Una ay nung nahulog ang tigre sa bangin. Pangalawa ay humihingi siya ng tulong at yung tinulungan na siya ng tao. Ito naman ay yung nanghingi na sila ng tulong sa pagdidesisyon sa puno ng pino. Ngunit ang sinabi ng puno ng pino ay kainin na ng tigre ang tao dahil ang mga tao ang pumuputol sa kanila. Pangalawa naman, sa baka, humingi sila ng tulong sa baka na ang sinabi ulit ng baka ay patayin, kainin na ng tigre ang tao dahil ang baka, ang kalabaw lamang ang lagi nagtatrabaho. Pangatlo naman ay humingi sila ng tulong sa kuneho. At ang naging hato ng kuneho ay ibalik siya sa pinakaunang nangyari. At doon, hinayaan lamang nila ang tigre doon sa butas at nagpatuloy ang lalaki sa paglalakbay at wala nang naging problema. So sa ating pangalawang kawan, so gumawa kayo ng isang maikling sa design tungkol sa isang tauhan sa kabula na nagtataglay ng katangiang maihahalit tulad ninyo sa inyong mga sarili. Isulat ito sa isang buong papel. At yan ang pamantayan sa ating pagsulat ng maikling sa design. So may apat tayo na pamantayan. Una, ang nilalaman. Kaugnayan sa tema, pagkakaayos ng ideya, wasto at wastong pagsunod ng bala nila. So makakakuha ka ng 10 puntos sa nilalaman kapag ang nilalaman ng maikling kwento ay siksik at informatibo. At may ang isinulat ng maikling kwento, maikling sanisay, ay naaayon sa paksang ibinigay. At sa pagkakaayos naman ng ideya, ang mga ideya ay naaayos na mabuti at madaling maintindihan. At sa wastong pagsunod naman ng balarila, ang paggamit ng balarila ay wasto at walang mali. Kasi yan the last group naman kayo ba? So, bago magtapos ang ating klase ngayong hapon, ang ating meron kami takdang aral dito ay gumuhit ng hayop na sumisimbolo sa inyong pagkataon. Sa ibaba ay magbigay ng 3 hanggang 5 pangusap na paliwanag sa inyong mga napiling simbolo. At ito ay gagawin niyo sa isang buong papel. At doon nagtatapos ang ating talakayan sa hapon na ito at makikita tayo sa susunod nating pagkikita. Okay, so maraming salamat mo. Comments para sa group ninyo. So, maganda yung mga ano ninyo, mga gawain at mga isolate na ginamit ninyo. Isa rin sila po na ako, maganda sila mag-disciplina sa klase. Kapag kanina, nagbibigay. So, importante yan ha sa inyong mga guro, yung may kunting disciplina kayo sa klase ninyo. Ha? So, maganda rin yung pinakita nila ano, pero I doubt kung talagang sa totoong ano, maraming yung gawain kasi yung sa kasi niya sa mga bata, di ba? Maraming gawain, hindi sila nabubuhay. Pero hanggat maaari, yung sa mga tanong ninyo, bigyan niyo sila ng pagkakataon, sila mismo ang more or less yan, binigyan niyo gawain sila naglalagay dyan. Bigyan niyo rin yung pagpapahalaga yung sa cognitive nila na mag-discuss sila no, kung ano yung tungkol sa inyo binibigay, binabahagi. At total, maganda yung ano ninyo, presentation. Ang ating
ozone layer. At kapag ating ozone layer ay nasira na, nagkakaroon tayo ng tinatawag ng mga natural disasters kung saan isa ito ay ang pagbaha. Silang juan mo, bagay na sila sa elementary. Pwede ako, AKB. Mag-college yung doctor ako. Hindi ako. Pag-issue na mga bagay ito. Paris. Ay, sa ano? Ay, pati sa buwan. Sa March 4. Ay, May 4. Ay, sa pag-college instructor. Pila ka, ano? 300? Na 300? Yung pampanikap na.
pumapasok sa inyong isipan kapag narinig ninyo ang salitang salhi at ang salitang tumang. Binibilingan niyo? Kapag sinasabi natin, ay ang unang pumapasok sa aking isipan kapag nalalabit ang mga salitang salhi at bunga ito ay ang dahilan at ang epekto nito. Tama, binibili. Binuong sa ore, maaaring magbasahin ang nakapastil. Sanhi at bunga ay ang mga konseptong ginagamit sa pangusap upang mapakita ang kaugnayan ng dalawang bahagi ng isang pangusap. Maraming salamat po. So, ang sanhi at bunga ay ang pagbibigay ng sanhi at bunga sa ay tumutukoy sa pinakaugat o dahilan ng isang pangyayari at maging bunga o epekto nito. Ang ugnayan ng sanhi at bunga ay hinuhudyatan, ay pinapangunahan ng mga hudyat ng sanhi ng bunga na tinatawag natin. Meron ba kayong ideya? Tinatawag nating mga pangunay o pangatnik. Thank you.
nagtagumpay siya sa kanyang mga pangarap sapagkat hindi siya sumuko sa mga problema sa buhay. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan bahagi dyan ang sanhi? Ang sanhi sa pag-uusap ay ang hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko sa mga problema sa buhay. At ang buhay man ay ilaglang natin na ang pangati. Pangati. Sapagkat hindi siya sumuko sa buhay. Maraming salamat. At kung mapapansin ninyo sa mga halimbawa, nauna ang bunga at sumunod ang sanhi. Sunod. Ngayon naman, tumako tayo sa bunga. Binibining dades, maaaring bang masakin? Bunga, ito ang kinalabasan, resulta o dulot ng isang naunang pangyayari. Ginamit ang mga pangatlig na pandinaw o pangipangayag ng bunga o resulta tulad nung kung kaya sa gayon bunga dito sa ganitong nahilan ang bumapa. Maraming salamat, Pinigini. Ang bunga, tandaan nyo na sa bunga, ang tatandaan lamang ninyo ay ang mga pangunay na mungkaya sa gayon bunga dito at iba pa. Ngayon naman, humako tayo sa mga halimbawa. Basahin. Malaki kulang ang tulog ni Joyce, kung kaya ay madali siyang nagkakasakit. Pangalawang pangungusap. Kadalasan sa mga kabataan na iyon ay sobrang nalimitin sa gadgets at teknolohiya. Bunga nito ay hindi pagkakontento sa tunang mga meron sila. Binibining Raniowa, maaaring mo bang basahin? At sabihin sa akin kung saan ang bunga sa pag-aliyan. Palagi kulang ang tulog ni Joyce, o kaya ay madali siyang magkasakit. Ang bunga. Madali siyang magkasakit. Tama. Maraming salamat, Pilipini. Ginawang Gabales, maaaring mo bang sabihin sa akin? Kung saan ang bunga sa pangungusap? Sa pangalawang pangungusap. Buhay ko ay hindi makakakontento sa kung anong kanyang kanyang kanyang. Tama, maraming salamat. At, sunod binibini. Ngayon naman ay dumako tayo sa panumbali. Kapag sinabi natin panumbali, ito ay bahagi ng pangatni. Kaya, ang panumbali naman ay basabi. Maraming salamat, Pilipini. Ang panumbali ay nagsasaad ng pag-aalingangan. Halimbawa nito ay kung, kapag, at sakali. Mga halimbawa nito ay basabi. Malamang gutom po ang lahat ay may oportunidad na makakatrabaho. May iwasan ang mga kalamidad kapag responsable ang mga tao sa kalikasan. Binibining Estenso, maaaring mong basahin at sabihin sa akin kung saan ang panumbali. Walang magugutom kung ang lahat ay may oportunidad makapagtrabaho. Ang panumbali nito ay kung ang lahat ay may oportunidad makapagtrabaho. Tumba, magaling, maraming salamat, Binibini. At ang pangalawang pangungusap naman, maaaring mo bang sabihin sa akin, Binibini Garcia, kung saan ang panumbali? Pangalawang pangungusap. Ang panumbali sa pangalawang pangungusap ay kapag responsable ang mga tao sa kalikasan. Tama, maraming salamat. At ngayon naman, magtatanong ako ng mga katanungan. Paano nakakaapekto sa ibang bagay ang mga pangyayari sa paligid? Tulad ng mga naganap sa alamat ng kasoy, na bahagi ng pagbabalik-aral natin. O ulitin ko,
bagay ang mga pangyayari sa paligid tulad ng mga naganap sa alamat ng kasoy. Binibini? So, sa alamat ng kasoy, ang kasoy ay naingit siya sa kanyang paligid dahil hindi niya naririnig naririnig o nakikita yung mga nangyayari sa paligid niya kasi nasa loob ng mundo niya. Kaya naman, ang nagiging bunga nito ay nag-wish siya or nag-umiling siya sa diwata na ipalabas siya sa kanyang ano, yung buto niya ay yung may labas at kaya naging kasoy siya. Maraming salamat, Kirmili. Magaling. At pangalawang katanungan, ipaliwanag ang pahayag na nagbubunga na mabuti ang sanhing mabuti Ginoong sa Tore. Maaaring magsasabihin sa akin at ipaliwanag ang sabi ng nagbubunga na mabuti ang sanhing mabuti. Ipaliwanag ang pahayag na nagbubunga na mabuti ang sanhing mabuti. Sulat ito sa? Saan susulat? Kwaderno!
Isa sa comment ko kanina sa Sarie at Buna. Iba pinalagay niya sila dyan. At saka, sila nagdikit na Sarie at Buna dyan. So, paano niyo ma-sure na alam ng mga bata ang Sarie at Buna dyan? Kasi, di ba may mga bonggers talaga sa mga klase? Mag-identify, mag-analyze. So, ano ba gawin mo? Wala ba man sila lang? Ano, wala ba man si right for now? So, paano kung mali yung nalagay nila? Ang gago? Ang okay. Mabala nila na sa pag-discuss nila yung so, ngayon, paano nyo babalikan yung activity ninyo? Kasi sa nakita ko, kung ganun, hindi naman nyo binalikan yung activity ninyo para makorrect. So, dapat, kung ganun, sige, babalikan natin yung ginawa ninyo kanina. Dapat sana ganun, di ba? Babalikan natin yung ginawa ninyo kanina. So, pagkat nyo tama yung manilagay ninyo, dapat ganun. I-connectin niyo ba? Ana, dito, pag-wrap up dito ninyo sa paglalahat ninyo, dito na yung ipon sa mga bata. Kung tama ba. And then, sa ano ninyo ha, masyado maliit yung mga ano ninyo, very cute po sa ninyo. Ito naman yung keywords lang na discussion ninyo. Total, ang sanhi at bunga na term, hindi naman yan, ano, very practical naman yan kung ipapaano ko sa'yo. Ano sa talaga niya ang sabihin ng sanhi? Ano sa talaga niya ang sabihin ng bunga? Ano kaya ang relasyon ng dalawang ito? Pwede niya sabihin ganyan. Diba? Ma'am, ang sanhi ay, yung ano ba ang kapos? Ang bunga ba ang effect? Wala pa rin mong bata ang ito sa English. And then, sasabihin niyo, so ano kaya, may kukaya kaya dalawa, inyo mag-intimate sila, mag-discuss, mag-discuss. Pag hindi mo mag-problema, pagpapa sila, mag-insulta na nila. Okay? So, total, maganda naman yung mga gawain ninyo, no? Ang sa akin, ang sa banda mo din sa paglalahat, i-correlate mo yung activity, ano relevance ng unan yung activity sa inyong campaign. Wala ka po ninyo balikin. Wala ninyo balikin. Dapat ibalikan ko ninyo, ha? O, so ngayon, tignan natin yung ginawa ninyo kanina. Tama kaya ito o mali? Sinatay nyo na, ay mga mali. O, sige, mahalin nyo ulitin ito. Saan kaya ito dapat nakalagay? Ayan din yung wrap up sa ilang. Lalahat naman, sir. Ano sa palagay nyo ibig sabihin na nito? Saan na dito nga sa niya mo? Sino makapag-explain nito ng lalawan? Okay? Marami sa okay, so, maraming salamat sa ano ninyo, no?